Pilip po, maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa YouTube channel na aking pong ginawa. At sana po, may patuloy kayong may kapulutan ng aral. At huwag po niyong kalimutan na mag-subscribe at panuorin kung ano nga ba ang mga pinapakita namin sa inyo. Muli po, magandang araw sa inyong lahat at muli po, narito pa rin po tayo sa bahagi ng Pulilio Island at ipapakita po natin ngayon ang pisukan o pinagkukunan ng honey. Pisukan o wild honeybee. Gano'n nga ba ito ka-delikado? At gano'n nga ba, ano nga ba ang naitulong ito? Una, bakit delikado ang pisukan? Kasi po, kapag ang kanyang, kapag sila po ay, ang tawag dito, kumisot o ng tuso, posible po na lagnatin o kapag marami ang kumisot sa'yo, ay posible po na ikamatay. Kaya kinakailangan maingat din. Ano naman ang naitulong nito sa ating kaligasan? Siya po yung nag-pupollinate ng mga bulaklak. Ano po? Para po maging maging maayos. Ano pa rin ang isang naitulong nito? Siya po yung nagbibigay ng honey. Tinatawag honey o honey o tinatawag na ano nga po ang naitulong ng honey nito? O ng kanyang pulot? Ito po ay nagbibigay ng lakas ng immune system. Lalo hinggit po sa mga kabataan. Karimita po ito ginagamit na panggamot din sa ubo ng mga bata o kahit sa matatanda. Ginagamit din po ito, minimix lang po ng sibuyas na pula. Tatagtarin lang, tapos imimix sa pulot niya o sa honey, tapos iinumin dahan-dahan. Yan po ang isa rin sa pinagkakagamutan. At yan po, nakakatulong din po ito na masarap po itong gamitin o maayos gamitin ito para sa mga taong may diabetic. Dahil po, ito po ay good sugar para sa mga diabetic. Patuloy din po namin, patuloy din natin itong ipinapakilala na dapat iniingatan. Dahil po, may iba't ibang pamamaraan ng pagpuha dito sa pisukan. Dahil yun po, pinapausukan ang pisukan, o pinapausukan po dito sa puno para umabot yung kanyang usok. At kapag umabot po yung kanyang usok, siya po ay husang umaalis doon sa kanyang kinakapitan. At ang natitira po yung kanyang bahay at nandoon po yung kanyang pulot at kinukuha yun. Sa ating mga katutubo, lalo higit sa bahagi po ng Pulilio Island at ng bahagi ng Sierra Madre, sila po ay mayroong ibang kapamaraanan na ginagawa upang makuha ito. At ngayon po, may mga teknolohiya na rin po na ginagawa para hindi masira yung kanyang tahanan. Pero yun mo, nakakalungkot isipin na minsan ginagamit po sinusunog para makuha lang yung kanyang pulot. Kasi po, nakikita ninyo, mataas siya, pero marami din po ang pinagbabahayan niya yung mabababa lang. Almost abot lang ng tao o minsan ay talagang malapit na sumayid sa lupa. Kaya pag kinuha ang kanyang pulot, ginagawa po nung iba sinusunog. Namamatay po yung pinakang tao nila. Kasi ang tawag nila doon, sa mga lumilipad-lipad, yung tauhan. Po? Kaya kailangan pong pinapangalagaan. At mahalaga po na mayroon tayo ng mga ganito. Dahil isa sa ginagamit na medicine. At isa din sa ginagamit bilang sa food supplement. Mahalaga po na pinapangalagaan natin ang kalikasan, lalo higit po ang kagubatan, kung saan naninirahan itong mga pisukan o mga wild honey. Kaya patuloy po tayo nakikiusap na maging maayos ang pangangalaga sa inang kalikasan, iwasan ang patuloy na pagpuputol ng mga punong kahoy na kung saan sila naninirahan at kapakinabangan po nila ang mga punong kahoy, pero tayo rin mga tao ang makikinabang kung patuloy natin papangalagaan ang ating kagubatan.
Patuloy itong kagubatan na nagbibigay ng sariwang hangin sa atin at nagbibigay ng sariwang tubig upang tayo ay mabuhay at ang punong kahoy na nag-i-emit ng mga carbon dioxide. At pag na-emit na yon, siya naman ang magbibigay ng sariwang hangin. Sana po mayroon kayong napulutang aral sa pagbabahagi namin ito sa inyo. Muli po, huwag niyo kalimutan mag-subscribe o panuorin ninyo ang episode. I-like and share para po sa alaman pa ng ating mga kaibigan.